paano mo gagawing positive yung mga prospects mo na negative? Hello guys, again this is Coach Japs. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, okay, sa YouTube channel natin. And don't forget to click the bell button so that you'll be notified every time mag-upload ako ng mga bagong videos ka. Karamihan ba ng mga prospect mo ay negative? Karamihan ba ng mga nakakausap mo or na-presentan mo or na-OPP mo na, you present the business, you've shared the products, you share the business, lagi bang negative yung nagiging feedback ng prospect mo? Or most of your prospects online, kadalasan ba negative yung feedback nila? Well, today I'll be teaching you kung paano gawing positive yung mga prospect mo na negative. Kung paano i-convert yung mga negative prospects mo into a positive one. Okay? So, of course, first and foremost, explain ko muna kung bakit sila negative. There's a lot of reasons kung bakit negative yung prospect mo. Maaring, may mga na-encounter na sila na probably na ginawa yung negosyo mo or nag-join sa MLM business or MLM company or nag-join the same company with you pero hindi nag-succeed. May mga friends silang ganon. So, syempre, kadalasan, ito yung mga tinitingnan nila, okay? Ito yung mga doon sila nakatingin, yung result nila. Kaya kung hindi sila naging successful, yung mga friends nila, chances are, ang thinking nila, hindi rin sila magiging successful. So, that's why negative sila. Those are one of the major reason. Yung iba naman, kaya negative sila, simply because, wala silang pera. Okay? So, yung iba naman, negative sila, simply because, baka naman na negative nung asawa. Okay? So, maraming reason. But then, out of all the reason that they have, yung mga tao negative, para ma-convert mo sila into positive one, kailangan lang masagot mo lahat ng objections nila. Lahat ng sabihin nila na nakikita nilang hadlang para hindi makapagsimula or makapag-join sa AIM or sa isang MLM company, kailangan masagot mo. Kailangan lahat ng problema na nakikita nila para hindi sila makapag-join sa AIM Global or sa MLM company, kailangan mabigyan mo sila ng kasagutan or ng solution on every problem of them. Okay? So, you know what? Sa presentation, it's very important. Sa closing part, dapat masagot mo lahat ng objections nila. Remember, objections are buying signal. Hindi porket nag-object, sila negative. So, hindi porket nagsabi sila ng idea nila or ng opinion nila, negative na sila. No. Meron lang silang gustong masagot, meron lang silang katanungan with the back of their mind, okay? Meron silang probably duda na gusto lang masagot. And the moment na masagot mo yun, that person will turn out to become positive. Ganun lang yun. So sa mga bago mo pa silang napepresentan, bottom line, para ma-convert mo sila into positive yan, dapat masagot mo lahat ng prospects nila. Ng objections nila. Okay? So, tanong, paano naman yung mga napresentan mo na? Okay, you've shared already the business, napakita mo na yung business, and feeling mo, nasagot mo naman lahat ng objections nila. Tapos negative pa din, ayaw pa din. Okay? So, minsan, ito yung mga tao na sinasabi natin na they are waiting for your result. Okay? So, napakita mo na yung products, yung business, and then nasagot mo naman halos lahat ng objections nila, pero ayaw pa rin mag-join. Okay? So, guys, those are ang tawag sa kanila, those are long-term prospects. Huwag mo silang awayin, of course. And because most of their reason, they are just waiting for your result. Pag nakita nila na kumikita ka na, pag nakita nila na nag-e-excel ka na sa business, and then nakita nila yung result mo, believe me guys, those negative people will turn to become positive. Kaya kahit yung cheque mo, 1.5 lang yan, o 2,000, o 1,000, iano mo yan, i-check mo yung kita mo, yung income mo, put it on a check. Okay, ipascan mo, ipaprint mo. Color dapat, para ipakita mo sa kanila. Because the best follow-up to your negative prospect is result. Okay, the moment na mag-resulta ka, saka mo balikan, and then pakita mo yung nakuha mo or share mo lang sa kanila na, na may result talaga yung ginawa mo. Kung check ba yan na 10,000, well, 10,000 is, it's also good. Maganda ng result yon. Okay? Kasi part-time mo lang ginagawa, probably. Or kung full-time naman, at least may resulta. Kung 15,000 yan, 20,000, well, maganda kung mag 6 digits ka.
And pinakamaganda kung makapaglabas ka ng sasakyan or, you know, the things that they're waiting for you, okay, is nangyari, believe me, that negative prospect will turn out to become positive. Pero what if naman may mga prospect ka na negative pa din, na sagot din objections, binalikan mo na because of result, pero negative pa din. Guys, believe me, sabi nga, you cannot please everyone. Meron talagang negative. And meron hindi talaga lahat ng prospect mo, mag-join, tanggapin na lang natin sila. Tanggapin na lang natin na there will always be a little portion hindi talaga mag-join kahit anong gawin mo. Para sa akin, for my own opinion, hayaan mo lang sila along the way, hindi man sila mag-join, malay natin, mangilangan sila ng products, mangilangan sila ng benefit, at least, andiyan ka pa rin. Again guys, I hope marami kang natutunan sa video natin ngayon. And of course, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Again, subscribe and click the bell button para ma-notify ka. And see you on our next video. Kung meron kang questions, just comment down below kung anong gusto mong malaman. Kung meron kang gusto mong topic na pwede kong i-share in my next video, i-comment mo na. Again guys, this is Coach Chops and God bless, more power.